Magandang umaga po. Si Sara Panahon po ito. Tayo na sa landas ng pag-asa. Ang ebanghelyo po ngayon ay galing kay Mark, chapter 16, verse 15 to 20. Ang gusto ko pong pagnilayan natin ngayon ay yung verse 15. Babasahin ko po. Ang sinabi ni Jesus sa kanila, "Habang kayo'y humahayo sa buong mundo, ay ipangaral ninyo sa lahat ng tao ang mabuting balita." Ito ang sugo sa atin ng Diyos pagkatapos niya tayong iligtas at bigyan ng bagong buhay. Kailangan ikalat o ibahagi natin ang kanyang mabuting balita. Ano nga ba itong magandang balita? Ito po, ang sino man na mananalig o mananampalataya sa kanya ay ililigtas niya. Ang lahat na humingi ng kapatawaran ay pinatatawad niya. At walang pwedeng pumigil sa pagmamahal ng Panginoong Jesus sa ating lahat. Hindi ho ba napakagandang balita? Punong-puno ng pag-asa. Ang sinasabi po sa Ebanghelyo, noon pa man, ang mga disipulo ng Panginoong Jesus ay binigyan ng kakayanan na patunayan ng mga pangaral na tinuturo nila na may kasamang milagro o himala. Nakapagpapagaling sila ng mga may sakit, napapaalis nila ang mga masasamang espiritu sa mga nasasaniban. Nakakapagsalita pa nga sila ng iba-ibang wika para maibahagi nila ang mga pangaral sa ibang-ibang klaseng tao sa iba-ibang bansa. At marami pa pong ibang babalaghan at milagro na patunay sa mga pangaral na tinuturo nila gamit ang pangalan ng Hesukristo. Mabigat ang sugo sa atin, mga Kristiyano, na maging tagapagsabi at tagapagkalat ng mabuting balita sa kapwa. Hindi po fake news ang kinakalat po, mga mabuting balita at katotohanan ng Diyos. Sa bagay, mga kapatid, meron pa rin naman tayong mga kasamahan sa simbahan na may ganitong espesyal na katangian o kaloob ng Diyos na nagpapatunay sa mga katotohanan ng Diyos at kapangyarihan ni Hesukristo. May mga kilala tayong may gift of healing. Marami dyan, mahusay magbigay ng pangaral at magturo ng mga salita ng Diyos na madaling maintindihan at sa buhay natin. Saksi din naman tayo sa mga milagro na gumagaling ang mga may mga malubhang sakit na hindi nga maipaliwanag ng mga doktor. O may mga narinig tayong kwento ng mga kaibigan natin na natulungan sila ng financial na galing sa mga taong hindi man nila kilala. Nito lang pong nakalipas na Holy Week, nung Tuesday po, Holy Tuesday, inoperahan sa puso ang aming apo na 8 years old. Siyempre po, matindi yung pangamba ko. Nagbakaawa sa Diyos. Nailigtas siya sa panganib at magdulot sana ng mabuting resulta yung masela na operasyon. Ang dami-dami ko pong hiningian ng dasal. Halos buong community namin nagdarasal para sa kanya. Naisip ko pa nga po, baka naman ang OA ko na, kailangan ko ba ng ganung kadaming taga-dasal? Ngunit na-realize ko po na sa ganitong paraan pala, nababahagi ko pala ang mabuting balita ng Diyos. Paano? Kasing dami at mas marami pa ang nagpupuri ngayon sa Panginoong Jesus at tumitibay ang paniwala nila sa Diyos dahil po niligtas niya ang aming apo at maganda naman po ang resulta at ngayon po ay nagpapagaling na siya sa kanilang bahay. Nakauwi na po siya. So kailangan lang pala po natin ikwento itong mga karanasan na nagbabahagi ng mabuting balita ng Diyos at nagpapatibay sa pananampalataya ng iba. Humingi po tayo ng kapatawaran. Maniwala po tayo at manampalataya kay Jesus. Ayan, ikwento niya na po ang inyong magagandang balita. I-share po ninyo sana sa mga kaibigan nyo sa Facebook, sa Instagram,
nasa Spotify din po kami at YouTube. So, uulitin mga kapatid, si Sarah Panahon po. God bless.